Guys, welcome na naman sa ating bagong episode. So ngayon, pag-uusapan natin yung pinagkaiba or comparison ni Realme Buds Q2 kay Realme Buds Air 2 Neo. So, pag-usapan muna natin is yung boxes. Makikita nyo, mas malaki yung box ni Q2 kaysa kay Air 2 Neo. And yung kulay nilang dalawa is magkaiba. Sa Q2, light yellow. Dark yellow naman kay Air 2 Neo. Ngayon, sa side ng box, makikita nyo. Dito kay Q2, ayan. Ito si Q2, ito si Air Buds Neo. And nandito yung specs, 88ms super low latency for gaming, instant connection means pagkabukas mo ng bluetooth mo, once nila mo yung earphone mo is magkoconnect agad siya. Environmental noise cancellation for calls, ang nangyayari dyan is sinasuppress niya yung noise, yung background noise habang ginagamit niya yung earphone for calling. Sa taas, wala. Dito, is yung 20 hour battery niya. Of course, hindi yung 20 hour na diretso. Consumption yun, including yung battery sa may case niya. 10mm large base boost driver and 10 minutes charge for 120 minutes playback. Sa ilalim, wala. Dito naman, sa likod, may kita natin information. Pero dito naman, nandito naman yung specs ni Air 2 Neo. Active noise cancellation. Super low latency. Game mode. Marami pa dyan kaso natakpan na ng sticker na to. Ayan. So, sa laman, almost the same lang sila. Instruction, Q-tips, Sisibo. So far, yun lang. And, i-compare naman natin yung dalawang unit. Ayan. Makikita nyo kay Air 2 Neo. Ay, baliktad pala. Ayan. Makikita nyo kay Air 2 Neo. Ito ba? Ayan. Meron siyang Realme logo dito. Ang kulay niya is dirty white. Ayan. And Type-C siya. Meron siyang indicator for battery. Battery charge ng case. And then, nandito yung mga instruction, mga warnings. And ito yung pinipindot kapag ka, may button dito na pinipindot kapag mag-prepare ka sa cellphone. Sa earpiece niya, katulad nito, andito yung mga mic and yung receiver for noise cancelling. And this one is the port. Yan yung copper or gold connector for the charger. Yung design niya, ito, kakaiba kasi alas nakikita may reflection mo. And yung nagiging controls niya. So, dito naman kay Buds Q2, makikita nyo, ganito yung design nyo, yung parang checkered na black. And then, yung Q-tips nya is yellow black. For this one, andyan na yung connector nya. And microphone lang. So, yun lang yung kalagay. So, anong kinagandahan or worth it ba na bilhin ko si Air 2 Neo or pwede lang si Q2? For me, kung ginagamit nyo lang for school or work, okay na rin si Realme Buds Q2 dahil meron naman siyang noise cancelling for calls nga lang. And makikita nyo, mas mura siya kaysa kay Air Buds 2 Neo. Pero kung gusto nyo ng mas tahimik pagka nagma-music kayo or gusto nyo na mas malakas yung sound sa labas kapag nagma-music kayo, meron itong mode si Air
buds to Neo. Meron siyang transparency mode, which is habang nag-music kayo, nire-receive niya yung noise sa labas and pinapalakas niya doon sa loob. Meron din ang background noise na nire-receive niya yung noise sa labas and then ninenegate niya yung papasok sa loob ng tenga niyo. Yun yung pinagkaiba nila. And pangalawa is connection. Sobrang hirap kay Q2. Kailangan mo pang diinan to. This one. Para mag-connect siya. And for this one, pindutin mo lang tong button na to and mag-connect na agad siya. Pangatlo is yung port nila. Ito is typical USB. And this one is Type-C. Ibig sabihin, mas mabilis niya mag-charge kesa dito. Pangalawa, yung bigat niya, parang iba eh. Hindi mo malaman kung akala mo peke lang tong isa. Pero itong AirBuds 2 niyo, napaka-premium ng feeling niya. Ayan. So far, yun lang naman yung pinagkaibin niya. Pero para sa akin, worth its Air 2 niyo. Kasi mas marami siyang purpose na magagawa. Especially kung ayaw nyo ng maingay. Or gusto nyo nang may kausap pero di tinatanggal yung headset. Napakalaking tulong nun. And ito nga pala yung in-charging cable nila. Wala nang masyadong pinagkaiba. Nakalagay is Realme. And dilaw yung sa loob. Ayan. Dito is Type-C and typical USB USB port. Yan. So, dito pala, mahirap malaman, pinagkaiba rin pala nila, is dito, hindi siya nagbiblink. Nagbiblink lang siya pag kina-charge. Well, dito, umiilaw siya. Kapag nag-activate yung Bluetooth niya or nag-charge, may ilaw siya. So, nalalaman mo na nag-connect siya. Ayun yung pinag-aiba niya, guys. So, ano sa tingin nyo yung mas maganda? I-comment na yun na yung mga opinions nyo, suggestion, and please like my video. Malaking tulong din kung nag-subscribe kayo. Thank you sa panonood. This is Primo Venture. Maraming salamat. Bye.